Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mainit na balita ngayon ang kaliwat-kanang grass fire na naitatala sa bansa. Gaya ng nangyari sa Bacolod kung saan hindi lang isa, kundi dalawang grass fire ang tumupok sa ekta-ektaryang damuhan. Ang init ng panahon sa Bacolod City sa Negros Occidental, mas lalo pa raw lumala sa pagsiklab ng grass fire na ito. Ang apoy mabilis na kumalat sa dalawang ektaryang damuhan sa boundary ng Bacolod at Talisay City. Nung umaga ng April 2, naka-receive po tayo ng tawag, grass fire po. Sa gawa po tayo ng pagdepensa doon sa mga populated area, meron pong mga natural fire breaks na po tayo na-utilize. Ektarya kasi po yung covered ng grassland. Kung hindi rin po natin ma-diretsong ma-apula po yan, na-fire out po natin at around past 9 a.m. Pero makalipas lang ang mahigit 7 oras, ang Bacolod City Fire Station nakatanggap muli ng report. Isa pang grass fire kasi ang sumiklab malapit lamang sa pinangyarihan ng naunang sunog. May tawag po sa atin na separate location, but na-realize po natin na parang kadugtong lang din po ng nung umagang sunog. Possibly, meron po mga natirang mga embers. Po na-fire out po natin at around 8:05 ng gabi. May kinalaman nga kaya ang init ng panahon sa sumiklab mga grass fire sa Bacolod? Kuya Kim, bakit ba sumisiklab ang mga grass fire? Kuya Kim, ano na? Maraming dahilan ng mga grass fire. Pwedeng kaingin, pwedeng upos ng sigarilyo na tinatapon kung saan-saan, at pwede dahil sa pagsisiga. Mas mainit ang panahon, mas malaking posibilidad ng mga grass fire. Dahil sa init ng panahon, mas nagiging tuyo ang paligid at mas nagiging flammable ang mga bagay. Ano naman ang dahilan ng dalawang grass fire na naganap sa Bacolod? Meron po silang mga activities doon sa loob, tatapon ng sigarilyo, nagluluto, nagsasaing po. Meron po mga nagtutunaw ng mga goma. Basically, result ng human activities at kapabayaan ng tao. Ito lang nakaraang buwan, may naitalang 205 na sunog sa Bacolod. 130 sa mga ito, grass fire. Kaya para maiwasan na dumami pa ang insidente ng grass fire sa lungsod, ang Bureau of Fire Protection nagsagawa ng tinatawag na controlled burning o prescribed burning. Ginagawa po nating manageable yung mga blocks ng grass at paunti-unti po natin sinusunog po yun. Kasama na rin po yun sa mga strategy natin para po maubos na po siya at hindi tayo pabalik-balik. Ano naman kaya ang maaari nating gawin para maiwasan ang grass fire ngayong tang-init? Para maiwasan ang grass fire, maging maingat tayo sa paggamit ng apoy sa labas ng ating bahay. Iwasan ang pag-iwan ng mga hindi pinapatay na sigarilyo, kandila at iba pang bagay na maaaring magsimula ang sunog. Mahigpit ding pinagbabawal ang pagsiga ng dahon at pagsunog ng basura. Maging maingat din kung kayo'y magluluto o mag-iihaw sa labas. At mas mainam na panatiling malinis ang paligid. Siguraduhin walang tuyong damo o halaman na maaaring maging sanhi ng sunog. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano la? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.